natin, welcome back to my channel. So, today, sa video na to, paugatan natin itong puno ko ng Chinese jujube. So, mapapansin nyo doon sa baba, marami po yung branches niya. Meron po isa, dalawa, ito pangatlo, tapos dalawang malaki. Yung dalawa, isasagad po natin doon sa baba. Pero itong isa dito, pangatlo, dito po natin papaugatan muna sa may gitna. Tapos later on, doon natin lalagyan sa baba. Once na, pag-ugat na po dito sa taas. Pero bago natin paugatan yan, kung kayo po ang gagawa nito, papaalalahanan ko lang po kayo. Ang Chinese jujube po, or puno ng Chinese jujube, marami po yan tinik. Yan po. So, if ever nalalapit kayo dyan, at bigla nyo hawakan yung puno nyan, ingat lang po. Kasi again, marami pong tinik ang puno ng Chinese jujube. So, without further ado, paugatan na natin yan. So again, ang gagamitin po natin ay plastic cup. Meron tayo dito. Yung clear plastic cup lang po ang gagamitin natin. So, meron ako dito ang dalawang klase ng plastic cup. Isang puti at isang puti. Biro lang. Kayusan na laki at medyo medyo mataas. So, titingnan natin kung ano mas magandang gamitin. So, dito sa may harapan, ito lang pong maliit ang gagamitin ko. So, una, titingnan natin itong taba o laki ng branch na lalagyan natin ng plastic cup. Then, yung size ng branch niya, gagawa tayo ng same size dito ng butas sa ilalim. Again, tulad po ng ilang beses ko nang nasabi, pag gagawit po kayo ng mga matatalas na bagay, ingat lang po, mahirap na pong ma-aksidente. So yun po, nabutas na po natin. Again, tabi ko lang itong cutter ko. Now naman, hihiwain natin to sa side. O gugupitin. Titingnan natin yung pagpupwestuhan natin and tatanggalin natin ang balat yung branch na paugatan natin. Napili ko pong paugatan ay itong part na to. So, ito po yung plastic cup na gagamitin natin. So, susukat natin dyan sa paglalagay natin. So, magiging sagabal itong isang to, tsaka itong isang to. Itong nasa taas, okay lang po yan. Kasi once na may lagay na po, hindi naman actually tatama na yan. So, kailangan lang po natin ikat itong dalawang branch na to. And, tulad ng sinabi ko kanina, matatandaan nyo, hindi ko lang sure kung kita masyado. Pero ayan po, may mga tinik po ang puno ng jujube. Ayan po, ito pa ang isa. At ayun pa po. Kaya po, ingat lang po, masakit pong matusok ng tinik ng jujube. Okay, so now, linisin na po natin. First, tanggalin natin to isa.
iba guys kung kanong kahaba tinik niya, no? At ang tigas niya. Yan po, masakit pong matusok niyan. So, ito namang isang to. Okay. Now, tanggalin lang natin yung mga tinik. Dahil natusok na ako kanina, ayoko matusok na ulit. Ay ko, ayun na. Kasasabi ko lang eh. Natusok na naman ako. Ayan. So may tendency para pag natusok yun ito, mabali yung dulo ng tinik niya and may iwan sa balat niyo, sa loob. Kaya masakit. Inisip na itong paligid ng gagalawan ko. Okay, so nalinis na natin. Now, balitan na po natin. So from here, takot tayo. Yun, natusok na naman ako. Doon naman dito sa likod. Nakakatuwa naman itong jujube na ito. Ang hilig manusok. Okay, so na, tanggalin natin ang balat. Wah, ayan. Tapos na naman ako. Okay, so tulad na sabi ko sa ibang videos ko, pag-air layering, after natin tanggalin yung balat, gawak natin at medyo meron pong madulas pa dyan, kailangan po natin alisin din yon. So, using the cutter or kutsilyo, kung ano man ang gamit nyo, kaskasin nyo po yung madulas na naka-cover dyan sa kahoy or sa branch. Dahil again, pag hindi nyo po inalis yan, hindi po sila mag-uugat ng maayos. Now, isusukat natin itong plastic cup. There. And sakto dito sa isang iniwan natin. Nakapatong lang po siya. So now, lalagyan lang natin ng tape itong part na iniwan natin. So, ang gamit din natin ay clear na
Masking tape. Okay. So, yatag lang natin na maayos yung tape. There. Make sure na nakakapit siya maayos. Para once na ilagay natin yung lupa, hindi na po siya bubuka. Now, pwede na po natin lagyan ng lupa yan. So, here ang gamit po natin. Yung ating mix na ginagamit ko po. Na nilagyan ko lang ng akadama at peat moss. Okay, so make sure lang na nakagitna siya. Tingnan natin yung lupa. So, tulad po lang nasabi ko, itong peat moss ay nag-hold po ng moist yan or tubig. So, after nyo po madilig, tabasa po yan. Hindi po agad magda-dry out ang mixture natin dahil po sa sinama natin na peat moss. Okay. Now, didiligin na lang po natin yan at okay na po to. Pero bago ko diligin yan, gagawin ko rin po yung ginawa natin dyan doon sa dalawang branch sa ilalim. Kasi pag dinilig ko po yan, mababasa ako every time na may tutulo na tubig. So now, sa baba niya, ugutan lang po natin yung dalawang branches doon sa lower side, sa lower part ng puno. At magkakaroon na tayo ng tatlong air layerings ng jujube. Okay, so yun po, nabalatan na po natin yung isang i-air layer natin. Now, ihanda ko lang po itong cup na gagamitin natin. Again, bubutasan muna natin sa ilalim. So, sunod, ihiwain natin or gugupitin natin. Maliit pa yung butas na ginawa natin. So, lalakay lang natin ng konti. Okay. Isa po yan. So, make sure nga lang pala na yung gagamitin yung baso. If ever man na plastic yung gagamitin nyo sa pagpapaugat ng halaman nyo, na yung ilalim or yung part na tinalupa natin ay naka-enclose sa ilalagay natin na lupa. So now, lagyan natin ng tape yung iniwang natin. Ang takpan medyo masikip kasi ito
lagyan na natin ng lupa. Okay, next ko yan. Next one, dito naman. Okay, that's it. So now, didiligin na po natin yan. So, diligin lang po natin. Again, make sure lang na malawa natin ang dilig yung mixture natin. So, nakikita naman natin, unti-unti bumababa yung tubig. Yun na ako, yung sa taas naman. Kaway-kaway sa mga nakasakay sa tren. Guys, there you have it. Pagpaugat ng ating Chinese jujube. Again, ito po yung una natin ginawa. And meron pa tayong dalawa dun sa baba. So again, simple lang po yung ginawa natin using a plastic cup and yung soil mix po natin. So kahit po kayo, kaya-kaya nyo pong gawin yan. Basta kung magta-try muna kayo sa umpisa, gawin nyo muna sa isa lang muna pong branch. Pag nagamay nyo na po yung pag-air layer, then proceed kayo sa padagdag ng padagdag or padami ng padami. Again, pwede nyo gamitin ng plastic cup or yung plastic na ibabalot nyo po yung lupa o yung soil mixture. So once na matry nyo makapagpagat, unti-unti magkakaroon na kayo ng idea kung paano mas magandang paraan ng pagpagpagat para sa inyo. Consider itong plastic cup or yung plastic na binalot yung lupa. So, again,
kahit alin po sa kanila, pareho lang po ang result ng nag-try po ako last year. So, kahit po alin sa kanila, may re-recommend ko na gawin nyo yung method na yun. So, kung nagustuhan nyo po ang simpleng binagi ko sa inyo, pakilike naman po ang video na to. Share sa mga kaibigan nyo, subscribe na rin po. Tagantulong po yun para sa akin. Ingat po tayo lang.